Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ng skandalo ni Kuku na player ng TNC dahil sa kanyang pagiging racist sa mga Chinese, mga naban dahil sa violation sa Ragnarok M, Fallout 76, update sa Mobile Legends, backslash sa Diablo Mobile, Riot Games gender discrimination, at finally, Rules of Survival Anniversary Rewards. Kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click nyo na din yung bell. At para naman sa YouTube channel shoutout ay abangan sa dulo ng aming video. Kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at pinoygamerph. Para sa unang update ngayong linggo. Para sa mga players na naghihintay malaro ang Fallout 76, sa kasamaang palad ang beta gameplay impressions ay nakakalungkot. Ayon sa mga report, ang game ay inuulan ng bug at exploits. Nabanggit din na ang Fallout 76 ay di umano, madali daw ma-hack dahil ang mga servers ay nagkukulang na ma-verify ang mga models at file integrity. Ang game client ay hindi rin encrypted dahil dito, ang mga in-game players, stats at IP address ay exposed. Pero ang masama, eto pa! Ayon sa Bethesda mismo, ang mga ilan sa mga bugs ay hindi nila maayos sa game launch at kailangan nyo pang maghintay in the future. Pero kung hindi pa kayo sanay dahil Bethesda game to, it's not a bug, it's a feature. Taas kamay sa mga nakagets. Punta naman tayo sa Mobile Legends. Recently, ang Mobile Legends ay naglabas ng bagong hero na si Harit, the last hope of the Leonins. Si Harit ay isang bagong time traveler mage hero na nag-i-specialize sa charge at burst. At dahil siya isang time traveler, ang kapangyarihan ni Harit ay Power of Time. Pero ang pinaka-main highlight sa Mobile Legends ay ang parating na weeknight showdown ng MET, MET. So anong meron sa weeknight showdown? Basically, ito isang Mobile Legends tournament na bukas para sa mga Pilipinong players. Ito din ay iba-broadcast sa Facebook na may English at Tagalog. So, Taglish mga ka-gamer, alam ka namang sabay. Tapos oo nga pala, ang event ay merong 2.6 million pesos na prize pool in total. Kaya kung interesado kayo, ang event qualifiers ay magsisimula sa November 12 hanggang 15. Recently, ang Blizzard ay nag-unveil ng panibagong Diablo game sa BlizzCon event na tinatawag na Diablo Immortal at ito daw ay lalabas sa mobile. Sa mga hindi nakakaalam, no? Ang BlizzCon ay isang event ng Blizzard para maglabas ng bagong impormasyon para sa future ng kanilang mga games. Ang bagong version daw na ito ay de-develop ng NetEase na kilala sa kanilang PUBG clone na Rules of Survival. Ang Diablo Immortal ay nakaset 5 years pagkatapos ng mga pangyayari sa Diablo 2. Base sa trailer ay mayroong 6 classes na kasama sa game. Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer, at Wizard. Makikita rin na ang Diablo Immortal ay parang MMO dahil pwedeng pumasok ang up to 10 players para sumali sa laban. Kaso ang reveal na to ay hindi naging positibo sa gaming community. Isa sa mga nag-attend ng gaming event ay tinanong ang Blizzard kung ito daw ba'y isang out of season na April's Fool joke. Sinundan pa ito ng statement na ang game ay hindi daw lalabas sa PC. Dinuktungan pa ito ng response na ang mga tao ay gumagamit naman ng mobile phones. At dahil sa mga statement na to, ang players ay hindi natuwa sa mga desisyon ng Blizzard. Tapos binomba pa nila ng downvote yung trailer. Ay nako. Honestly, ito ay nakakalungkot. Lalo na at kinalakihan namin ang Diablo franchise. At ang mobile version ay hindi hinihingi ng mga hardcore fans. Lalong-lalo na, alam naman natin na pag ito ay napunta sa mobile, ay tatata rin ito ng microtransactions at magiging pay to win. Tignan nyo yung ginawa nila sa Ragnarok M Eternal Love. Noong mga nakaraang araw, nalaman natin na ang Garena PH ay magsasara. Pero ngayon ay nire-report ng League of Legends developer na ang Riot Games ay kinasuha ng gender discrimination. Ayon sa mga reports, ang Riot Games daw ay isang men's first culture at hindi patas ang sweldo sa lalaki at babae. Nabanggit din sa kaso na may mga nagaganap na sexual harassment at pagiging bias ng Riot Games. Base naman sa official statement ng Riot Games tungkol sa kaso, nabanggit nila na iimbestiga nilang maigi ang mga aligasyong ito. Idinagdag din na sila ay committed para sa isang deep at komprehensibong evolusyon ng kanilang kultura para matiyak na ang Riot ay isang lugar kung saan ang mga Rioters ay magta-thrive. Kasi sa totoo nga naman, wala namang may gusto ng ganong klaseng pinagtatrabahuan, di ba? Ang cheating simulator game na tinatawag na Rules of Survival ay nagsiselebrate ng kanilang anniversary dubbed as Rosversary. Dahil dito ay may mga parating na giveaways at rewards.
So ano mga expect natin? Una ay ang daily login diamond, kung saan basically kailangan mo lang mag-login araw-araw para makatanggap ng diamonds. Sunod ay yung hidden bonuses na nakakalat sa mundo ng Rules of Survival. Ang mga ito ay maaari mong ipagpalit sa anniversary frames, backpacks at marami pang iba. Ang Ross Game Store din ay nagkaroon ng mga discounts at time-limited sales para sa mga items customizations. Ang event na ito ay tatakbo sa loob ng November 7 hanggang November 27. Pero ang pinakamalaking highlight ng event ay magaganap sa November 14 kung saan ang NetEase ay mag-host ng Cash in Loot. Ito ay isang 1 million USD na cash pool kung saan ang mga players ay mag-head-to-head battle at magka-cash out ng match points na may katumbas na totoong pera. Basically, ito ay sugal. Pero teka, di ba illegal yun? Alam naman natin na hindi sikreto na ang Ragnarok M ay napakasikat sa Pilipinas. Kaso may mga players na nagte-take advantage sa laro na nakakasira sa ekonomiya ng game. Kaya sa recent report ng Ragnarok M, devs ay nag-umpisa ng mag-ban ng mga players. So ano ang mga violations ng mga naban na players? Una ay yung intentional refunding. Ito yung mga players na bumibili sa store at kinakansela nila para hindi sila ma-charge. Actually, problema ito sa mga iba pang mobile games. Tignan nyo yung ROS. May mga negative diamond. Pangalawa ay ang paggamit ng hindi official na third-party recharge. Dahil hindi umanoy, may mga website na nagbebenta ng hindi official na method. At ang pinakahuli ay ang pag-gift galing sa mga refund characters. So ito yung pag nag-refund trick ka, tapos papadala ka ng gift sa ibang players. Nakakaban daw yun, mga ka-gamer. Sa ngayon, ang mga players na nag-violate ay na-permaban na sa game. Ito ang kanilang official na statement. We will take actions to those players who violated the policy. If our system found your account has been constantly violated the policies, we will permanent ban your account. Tapos, idinagdag din nila na huwag bibili o gagamit ng third-party recharge. Pero sa totoo lang, ang pinakareklamo namin sa Ragnarok M ay kung kailan nila tatanggalin yung notification. Tinatakpan nyo yung EXP bar eh. Gigil mo si ako eh. At para sa ulo ng mga balita, last week, ibinalita namin ang alleged na skandalo ng Mineski sa kanilang analyst na Scansor. Pero ngayon, TNC naman. Dahil recently, isa sa kanilang player na si Carlo Palad, na kilala bilang Kuku, ay nag-type ng racist remarks sa isang pub game against sa mga Chinese na players. Ang nakakagulat pa nito ay meron ding isa pang Filipino na player na si Andre Ong o Skem ng Complexity Gaming ang na-issue din dahil sa pagiging racist, kung saan siya ay nakatanggap ng maximum fine at humingi ng paumanhin sa kanyang public apology. Pero para naman kay Kuku ng TNC, bago siya nag-post ng paumanhin sa Weibo, siya ay di umano gumawa pa ng palusot o peking storya, kung saan sinabi niya na ang player ID ni Tiny ay Chingchong at tinatawag lamang daw niya ang player na ito. Pero sa kasamaang palad, ito ay nag-backfire dahil nalaman naman yung chick na siya ay nagsisinungaling. Dahil dito, napilitang burahin ni Kuku ang kanyang unang kwento. Pero sa kasamaang palad, ang pinsala ay malala na. Dahil ngayon, ang mga Chinese na fans ay humihingi ng action sa Valve mismo para tuntunan ang mga nasabing racist remarks at players. So ano naman ang pahayag ng TNC sa sitwasyon? Well, sila ay naglabas ng public apology sa Weibo, kung saan isinalaysay nila na tuloy-tuloy na edukasyonan ng kanilang mga players upang ito ay hindi na maulit. Nabanggit din ng TNC na hindi nila tinotolerate ang mga action ni Kuku at siya daw ay pinatawan nila ng maximum penalty. Grabe, nako. Ano masasabi nyo? Sa tingin nyo, dapat bang actionan ito ng Valve? Ano ang dapat gawin kay Kuku? Komento lang sa baba. Ito naman po ang aming gaming news update ngayong Linggo. Shoutout kay Gabriel Pineda, Reshi Panda, Tropical, Gian from YouTube, Easy Mode Gaming, Ares Alubia, Kairu Tsutsu, Mark AJ Gragasin, Joseph Ralios, Cyrus Talbert Pars, Kizuri Kuroko, Yo Bacon, oh sarap, Scrap Doctor 23, Luke Galedo Place, JM Perol, Virus Gaming Page, salamat sa suporta. Check nyo mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming mga Patreon sponsors na sila PH Alishana, Chinoma, at Variant. Malaking tulong po kayo sa amin. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button.